So doon tayo nagtapos sa $650 na sahod ko bagay ito sa Peter position, nakatapos ay ng kontrata doon. So pagbaba ko, nag-apply ako ng ibang agency dyan sa Ermita kasi kabisado na natin ang Maynila. Pag-uwi ko, pasyal-pasyal ako. So may pera na tayong sa bulsa. Kaya gala-gala sa Maynila, nalaman ko na yung anong mga agency, alam ko na yung Kalaw, tambay-tambay. Tambay na ako doon. Yung pagbabago, nandun ako, naka-apply-apply na agad ako. So, may in-applyan ako kasi yung sahod kasi, may experience na tayo, 1 year. So, naghanap ako ng malaking sahod kasi nakikita ko sa mga kwento-kwento sa sahod ng mga Peter sa ibang kumpanya, ang sahod ay 1,200 na yung panahon na yun. Follow na sila ng 1,200 kasi yung kontrata nila nandun sa mga 900 tapos papalo ng mga 1,200 ang sahod nila noon. So nag-apply ako kasi niya ang inabol natin malaking sahod. So may experience tayo 1 year. So nag-apply ako ng ibang agency pag ito. So, nandiyan ako sa Kalaw, nakatambay-tambay. May nag-hire na utility. Ayun, dinala ko doon sa agency nila. So, pagdating ko doon sa agency, urgent daw, Peter. So, binigay ko yung appointment slip ko doon sa utility. Binigay doon sa port captain nila. Tapos, tinawag. Pangalan ko, lumabas yung port captain, bit-bit-bit-bit yung appointment ko. So, dyan sa Ermita Building, hindi ko maalala kung anong agency, basta dyan sa Ermita Building. Walang anong floor kasi yun niya, kalimutan ko na. Ang natandaan ko lang, kasi para kang mapapraning dun sa sinabing nag-apply ako eh. Kasi yung nag-apply nga ko, hapon na yun, mga alas 4 ng hapon. So pumunta dun sa agency, dila ako ng utility. Lumabas yung port captain, nawak-hawak yung appointment ko, tinawag yung pangalan ko. So sabi niya sa akin, bata, saan ka galing kumpanya? Ang sagot ko sa kanya, itong agency sir. Then ang sagot ng port captain sa akin, yung port captain nakakurbata, tapos malaking singsing dito, malaking singsing niya. Yun ang nakita ko kasi ganun siya sa table. So napansin ko yung singsing niya kasi malaki o saka kurbata. Ang sabi niya sa akin, bata, hindi kami tumatanggap dito ng mga galing mga goryo na kumpanya. Kasi mga bulok yung mga barkong sinasakyan niyo. So para akong malusno doon na sinasabi niya na hindi daw sila tumatanggap ng mga goryo na mga experience galing ng mga barkong kumpanya. Hindi daw sila tumatanggap ng mga experience galing sa mga guryo kasi mga bulok daw yung mga barko, mga luma daw. So, wala akong magawa kaya bumalik na lang ako dun sa kumpanya kong pinanggalingan. Kaya hanggang sumakaya ko, hindi na talaga ako lumipat. Hanggang ngayon, hindi na talaga ako lumipat ng ibang mga principal kaya ng mga Norwegian, mga sinasabi lang German, mga Italian. Kasi, yun yan, mga malaking sahod daw dyan. So, dito na lang ako sa Goryeo, bahala maliit, basta importante araw, basta importante may trabaho. So, anuhin mo naman yung malaking sahod kung hindi ka naman tatanggapin kasi yun yan. Ang sabi ng port captain na hindi daw sila tumatanggap ng goryo, tinatanggap lang daw nila yung galing mga Hapon, yung galing mga Singaporean, mga principal, mga Norwegian, German. Goryo ang kumpanya ko, pangit na narinig ko doon sa isang port captain na nagsabi na hindi tumatanggap ng mga goryo na company experience galing ng mga goryo. So, pangit na pangit talaga kasi may discrimination yung panahon namin sa mga ganyan na galing ka doon sa mga Greek kasi mga bulok na yung barko.
So, hanggang ngayon, nandito ako sa Creek Company. So, matagal din ako sa position ng Peter, 15 years. So, naalala ko, kaya ako hindi nag-exam. Bakit kayo magtaka ang tagal kong nag-Peter, 15 years? Kasi, maga din ako nag-asawa. Experience sa barko, nagtrabaho ng 2 years. Mag-board exam sana ako. So, hindi ako nakapag-board exam kasi pinigilan ako ng girlfriend ko na ba't ka pupunta ng Cebu? Isang linggo pa lang dito, pupunta ka na ng Cebu. So, hindi ako nakapag-exam noon sa Cebu kasi yun niya, napigilan ng girlfriend. So, hindi nakapag-exam. So, nanganak siya. After yung nanganak siya, gusto niya na mag-aral ng tuloy yung nursing. So, nag-aral siya, pinaaral ko. So, hanggang sa natapos. So, sa bandang huli, kasi yun niya, ayaw ko na rin magbarko kasi nakita ko na mabigat ang trabaho sa barko. Kaya pinaaral ko lang siya ng nursing, pinatuloy ko yung nursing niya kasi gusto ko na rin pumunta ng ibang bansa kasi narinig ako na mas malaking kikitain ng mga welder, lalo na sa Amerika, lalo na sa ibang, sa mga Europe, mas malaki daw kikitain ng mga welder doon. So, hindi ako nag-exam. Nung mga panahon yun lang, nasa isip ko hindi na ako mag-exam kasi ayaw ko na magbarko kasi kung matapos yung business ko ng nursing, mag-abroad siya, sama kami. Yan yung plano namin noon. So, hindi agad ako nakapag-exam. So, pumalo ng 15 years ang position ko sa PDR. So, nagkaanak. So, mandang huli, ayaw na ng misis ko mag-abroad. Kasi, yan, doon siya nagtatrabaho na sa government hospital sa amin sa Davao. Ayaw na niyang mag-abroad. So, ako ngayon ang nahirapan. Kasi, PDR ang position mo, mabigat na trabaho. Pero as a worker ka, na hilig mo talaga magtrabaho, walang problema, pero maisip mo pag tumanda ka na mabigat talaga na trabaho yung PDR. Kaya ayaw nang mag-exam, ayaw nang mag-upload yung misis ko, lulala na siya sa government hospital, ayaw na niya mag-abroad as a nursing. So napilitan ako mag-exam ngayon sa edad na 39 years old ako. Nag-examine ako ng port engineer sa PRC, 39 years old. Yun ang nangyari sa akin mga bagito kasi yun niya, nauna yung marriage contract, may mga anak, piharap ko yung asawa ko. So, nahuli ang lahat. So, 39, naisip ko na mag-board exam kasi kung ibalik natin yung experience ko, mga sinakyan ko, bawat sakay ko bagito, may promotion ako. Nahanapan ako ng license port engineer. So, hindi sa pagmamayabang dahil ang hilig ko ka talaga yung maulikot. Gusto ko yung trabaho ng mga engineer, lalo na sa mga mechanical. Kung may trabaho dyan ng mga mechanical, kahit anong pagod ko sa trabaho ng welding, pag may time ako, assist ako doon sa kanila. Kasi yun nga, nag-assistant mechanic naman ako doon sa planta ang pinagtrabahoan ko, nahilikan kong maulikot ng mga makina-makina, mga mechanical. So nakikita nila, interesado ako. So nagtatanong sila sa akin, bakit gusto mong magtrabaho ng mga mechanical, sabi ng mga senior ko noon. Ang sagot ko sa kanila, marine engineering graduate kasi ako, kaya gusto ko rin matuto dito. So, hinahanap-hanapan nila ako ng lisensya, bawat sakay ko, kasi gusto nga nila ako i-promote. So, wala naman akong balak mag-exam nun, kasi yung nasa isip ko rin, pupunta ng Amerika, pupunta kung saan, sa land base, kasi sasama ako doon sa misis ko, kung mag-abroad siya kung saan. So, hindi natuloy. So, 39 years old akong nag-exam bagito. Sabi ko sa misis ko, mag-exam ako. So, kung makapasa ako, 100% pagbaba ko,
port engineer na ako. Sabi ko sa kanya, mas na makapasa kasi sa dami-daming pinagdaanan kong mga sinakyang barko, lagi akong hinahanapan ng lisensya. Gusto nila ako i-promote ng port engineer. So, wala man akong maibigay. So, nandyan kasi nakikita nila yung trabaho ko na agresibo ako dun sa mga trabaho ko sa mga ganyang mechanical. Kahit wala akong posisya, wala akong lisensya, ang gusto ko lang matuto. Trabaho ng wheeler, alam ko na yung trabaho ng wheeler, kung paano, mag-reading-reading dyan. So, nasa Peter ka, alam mo na rin talaga ang mga linyada-linyada dyan. So, kabisado ko ang barko. Pag nakasampa ka na, alam mo na agad yung mga pasikot-sikot sa barko kasi yun yan, Peter position ka, alam mo yung mga linyada. So, alam ko rin yung paano magtrabaho kasi nga, sumasama doon sa mga trabaho sa mga engineer. So, lahat ng mga experience ko, naiipon ko yun. Lahat ng mga kaalaman ng mga kasamahan ko, mga engineer, naiipon ko yun dito sa pagbabarko. So, marami akong mga experience na naiipon, na mga kaalaman sa mga dati kong sinakay na barko, mga kasamahan ko, mga engineer. Eh, lalo na pag may kasamahan kang engineer na gusto mong matuto, mas lalo kang tuturuan. Ganon yung mga nakikita ko sa mga senior ko dati. Pag gusto mong matuto, agresibo ka, mas lalo nilang ibigay lahat ang mga sikreto nila kung anong dapat mong gawin kasi yun niya, gusto mong matuto. So, ganun tayo mga magrito. So, yung sumampa ako as a license, as a passer, pero hindi sana ako sasampa nun kasi gusto ko nga pag-akyat sa barko, bit-bit ko yung lisensya ko. So, may agency ako nun na gusto akong pasampain. Ayaw kong sumampa kasi yung sahod ko sana as a fitter, 1.7 ang kontrata ko, tapos papalo ka ng 2-2 kasi may overtime, 1-8, ganun. Ang trata ko noon, papalo ka ng mga 2,000 kasi may overtime daw. So maganda daw yung principal. So hindi ako sumakay kasi gusto kong i-process muna yung lisensya ko kasi kompleto na ako ng mga certificate, antayin ko na lang ma-release. So sabi ng agency sa akin, yung fleet manager, balik ka dun sa PRC, sabihin mo doon na kami na lang mag-file ng lisensya mo, sampa ka, so na araw. Kung sabi yung PRC na pwede yung agency mag-file, iwan ko lang sa agency yung mga certificate ko, lahat sila na mag-file, yung agency. Sabi ng PRC sa akin, pwede. Kaya sumampa ko sa barko na wala akong bit-bit. Ang nakalagay lang doon, passer ako sa license as a port engineer. So after a month, nakita na agad ako ng superintendent sa barko kasi may superintendent doon pag-akyat ko. So, tinanong ngayon si chief engineer. Shout out pala kay chief engineer Rica Blanca. So, sir, shout out sir. Ng taga Iloilo. So, nagsama tayo sir sa Esteril Principal. Hindi ko lang masabi dito ang anong agency tayo. Pero, ang kapitan natin si Captain Gamboa. Esteril na principal. Sir, si Captain Gamboa. Shout out kay Captain Gamboa. At saka kay Chief Engineer Rica Blanca. You're the best Chief Engineer. In my experience, number one for me, Chief Engineer Rica Blanca. From top 10 sa board exam sa Chief Engineer, si Chief Engineer Rica Blanca. Shout out, Chief Rica Blanca. At saka shout out din kay Captain Gamboa, sa Estoril tayo na principal nagsama sir sa tanker, Gamma Tank at saka Mitaxa Tank, nagsama tayo. So, nakita ng superintendent na ang galaw ko daw, like a engineer. So, tinanong ng soccer si Chibir na, who's that guy?
So, ang sabi ni Chair Peter, siya, I like this guy because he like to work like an engineer. Yan ang sabi ng superintendent sa nakita niya sa akin. So, sabi ni Chair sa akin, kausapin din ako ng superintendent pagtapos ng lunchtime. So, pumunta ako dun sa opisina ng superintendent sa official mess. Kasi nakantay siya daw doon pagtapos ng lunch. So, nangusap kami doon, sabi niya, tanong niya sa akin na ilang taon na ba daw ako na Peter. Sabi ko, mga 15 years sir, 14 years. Sabi niya, do you have a license? Sabi ng software sa akin. So, sabi ko, I have sir, but only new passer, no have license, but I passed the board exam as a port engineer. Yan ang sagot ko sa kanya. Then, sabi niya, you want to become a port engineer? Sabi ng superintendent sa akin. Sabi ko, ang sagot ko naman, I accept, sir, if you give me a break as a port engineer, but the problem, my license. Never mind, sabi ng superintendent, never mind this license. Your certificate. I give you salary as a port engineer, but you call to the office, sabi ng superintendent, you arrange all your license, your certificate license. Kasi kwento ko sa kanya na ang opisina ang nag-aayos ng lisensya ko sa PRC. So, sabi ng chauffeur na bigyan niya ako ng sahod ng port engineer. Nagsahod agad ako ng 2,900. So, yung principal na yun na sinakyan ko, walang port engineer dun. Tatlong tersero makinista, tatlong third engineer, isang second engineer, isang chief engineer, electrician, tatlong wiper, at tatlong oiler, isang wiper sa daming tao. Peter pa ako, dalawa kami Peter, balidosi na kami sa makina. Tatlong makinista, third engineer, isang second engineer, chief engineer, electrician, tatlong oiler, isang wiper, dalawang Peter. So, nakita ka ng superintendent, yung sahod ko after 2 months, nagiging tunay na sahod ko, port engineer. Ang sahod kasi ng third engineer ng 3-2. 3-2 ang sahod nila. Sa akin, sa Peter position, yung kontrata ko 1,700 something, sa Peter position. So, nabigyan agad ako ng break na sahod na kahit passer ako, ginawa akong passer lang ako noon, na promote as a port engineer kahit walang lisensya, nagsahod na ako ng 2,900. So, after 2 months, nilipat ako doon sa ibang barko ng sister ship nila sa Estoril. Lumipat ako doon sa Gamatang, kasi yung sinakyan ko mitak sa tank. So, lumipat ako doon sa Gamatang. So, doon ako nag-umpisa nagtrabaho na acting as a port engineer. Di man tayo perfect na magtrabaho, pero importante lang na marunong tayong makisama sa mga kasama natin, sa mga trabaho. Kailangan natin ng mag-adjust kung paano makisama para maganda yung trabaho natin. So, dyan nag-umpisa yung pag-official ko bagito na akalain mong wala na pang lisensya, ipopromote ka na. So, pero passer pa lang. So, ganun yung experience ko bagito na naranasan sa pag-acto ko ng makinsa dito sa barko. Yan ang experience ko bagito na nag-official na promote kahit wala pa yung lisensya. So, kaya yung kaalaman ko na tinago-tago, iniipon-ipon,
nagamit ko agad yung lisensya mo. Kasi nakitaan nga ng mga superintendent, mga senior mo, na marunong ka. So, ganun tayo mag-trabaho ba dito sa barko kung gusto talaga nating umangat agad. So, hindi naman tayo kagalingan. Ang importante lang, marunong tayo magtrabaho. Kung hindi tayo, kung hindi natin kabisado, magtanong tayo, magbasa tayo ng manual. Ganun lang yan, Bagito. So, hanggang dito lang muna ako, Bagito. Huwag nyo lang kalimutan mag-like and share. Subscribe. Click the notification bell para updated kayo sa vlog ko. Bagitong Marinero. Good luck, Bagito.